And here's another vlog, mga mamser. And for today's video, lilibo tayo sa Chimchachoy, o mas kilala bilang TST. But first, nag-stop by muna kami sa Jordan para sa aming breakfast. So yun guys, nakapila kami ngayon dito sa Australia Dairy Company. Ito yan sa Jordan. So, first time na itatry namin. You love? Alam niyo ba guys, fun fact. Isang taon mahigit akong nakatira dito sa Jordan. Katapat lang ng flat ko to. Never ko siyang tinry. Kaya, nakakatawa. So ngayon, kung kailan malayo yung flat or yung, you know, yung bahay ko. Saka namin siya dinadayo ngayon. Galing din. Pero yan, sobrang haba ng pila. Kaya nga. Diba? Haba ng pila guys. Pero, tinan natin. Mabilis lang naman yung queue. At mabilis din yung kainan dito. Kasi nabilis yung serving ng food. Ang bilis lahat. Kaya, hintayin na natin. Australia Dairy Company is a Hong Kong style cafe or mas kilala na Cha Chan Teng dito sa Hong Kong. Nagsaserve sila ng Hong Kong style breakfast na talaga namang sikat na sikat sa mga locals at sa mga turista din. Around 10 a.m. mahaba ng pila. So kung gusto niyo talaga matry ang early Hong Kong breakfast style meal nila, agahan niyo ang punta. Make sure din na may dala kayong cash dahil hindi sila nag-a-accept ng electronic payments such as Octopus at credit card. After almost 20 minutes nakapasok na rin kami at kitang-kita niyo kung gaano karami ang kumakain dito. Culture shock lang guys. Ang bilis ng mga pangyayari pero masarap yung food. Part siya ng experience mo rin. Sarap? So yun guys, tapos na kami dun sa Australia Dairy Company. Grabe yung experience. As in, fast pace lahat. Mamamadali ka rin, makangarag ka rin. Pero parte siya na experience nung full experience mga pagkumain ka rin. So, goods naman. As in, yung food pala, hindi lang din siya basta-basta like, wala lang, na hype. Gano'n, diba? Masarap talaga siya, guys. Yung milk tea, yung toast, lalo na yung pudding, everything is good. So, check niya. So, yun na yung pila, guys. Papunta sa Australia Dairy Company. Grabe. Box office hit. Grabe guys, as in, ngarag level is real. Dun sa Australia Dairy. Pero okay talaga, as in, si Love din, di ba love? Na-enjoy din niya. Tapos yun, bawal kang magpapatay-patay. Bawal kang, alam mo, bawal na chill ka and all. Kasi sisitahin ka nila na mabagal ka. Kasi kailangan bilisan mo yung pagkain, bilisan mo yung lahat. So, yun yung aming first stop. Dito sa aming, ano ngayon? Sa aming gala for today's video. So, gala lang kami around Kowloon area, around TST. Actually, ito lang yung dinayo namin dito sa Jordan. Pero sa Chimchachoy talaga kami. At doon namin kayo lilibot for today's video, guys. Kaya, let's go! From Jordan Station, we took the MTR para makarating sa Chimchachoy. One station away lang to. Isa sa mga iconic places dito sa TST ay ang Chongqing Mansions.
At kung mahilig ka rin mag-shopping, TST is the place to be. Dahil dito rin makikita ang pinakamahal na street dito sa Hong Kong, ang Canton Road. Halos lahat ng designer brands and luxury items nandito. Pinipilahan talaga at dinadayo ng mga locals at turista ang Canton Road. At dito rin makikita ang isa sa pinakamalaking store ng Apple dito sa Hong Kong. Dumaan din kami sa Harbour City Mall para naman tignan ang Disney 100 exhibition sa loob ng mall na to. You can access the Hong Kong Terminal roof deck para makita ang Disney 100 exhibition. Sobrang ganda ng view rin dito, guys. From here, tanaw mo rin yung ICC building kung nasaan yung Sky 100 view deck. I got another one from Mingo. And this time, I bought the AirPods. So, tagal ko na rin siyang tinitignan, guys. Buti available na siya ngayon. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep? After visiting HK MOA, pumunta naman kami sa Avenue of Stars. Dito nyo makita ang iba't ibang mga handprints ng mga Hong Kong stars at yung statwa rin ni Bruce Lee. While we are waiting for the Symphony of Lights, dumaan muna kami sa K11 Museum. Dito rin makita ang Legoland Hong Kong, kaso hindi kami pwedeng jam dito dahil wala kami kasamang bata. Gusto ko rin sanang itry tong slide dito sa K11, kaso hindi ako pwede. Pumasok muna kami ng K11 para magantay for the Symphony of Lights. Ito talaga ang pinakamagandang mall para sa akin dito sa Hong Kong. Pagkapasok mo pa lang, nakakayaman na. Dahil ang bango ng mall at amoy hotel. May mga art installations at exhibits din dito na pwedeng-pwede nyong i-post sa IG. At sa labas naman ng K11 Museum, pwede kayong tumambay at mag-chill. Merong cube doon na kung saan nagbebenta ng Arabica coffee
at meron ding burger stand. Saktong 8 PM nag-start ang Symphony of Lights show dito sa Victoria Harbor. For me, for first-timers, pwedeng-pwede niyong puntahan to. Especially during winter season para feel na feel niyong lamig. At syempre, iba pa rin kasi ang experience na makita ang Hong Kong skyline during nighttime. Pero sa totoo lang, as compared before nung una ko napanood to, iba yung experience. Siguro dahil that time merong theme o may tema. Ngayon kasi parang hindi ko gets yung tunog or basta parang may ilaw-ilaw lang. Pero ako lang naman yun, guys. And that is it for today's vlog, guys. Comment below kung anong parte ng vlog na to ang pinaka nagustuhan ninyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to follow me on my socials. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.